So, ayan, kamusta kayo guys? Kakatapos namin kumain. So, upo muna tayo dito. So, ngayong araw guys, gusto ko lang mag-follow up yung kanina sa vlog natin. Dahil ngayong araw, talaga namang mainit-init pa na balita, no? So, nag-aagulo ngayon yung mga kaibigan natin, yung mga kapwa natin Pilipino na mga EPS aspirant na mixed emotions, halo-halo yung nararamdaman nila. So, kanina nga sa page, ang dami ko nabasa mga comments doon. Merong mga nalilito, merong mga kinakabahan, merong mga masaya, merong mga excited. So, sobrang mixed emotions lahat, no? Dahil nga, syempre, yung exam, yung registration, yung pinakaunang step para makapunta ka dito sa Korea. So, mag-register, mag-exam, antayin yung result, at pag nakapasa ka, ay syempre, andun din yung opportunity na makapunta ka dito sa Korea. So, yun nga guys, marami nagtatanong, so, bakit CBT lang? So, ang nakalagay lang po dun sa post ng HRD ay CBT lang po, or computer-based test. So, ang computer-based test po ay yung POEA or HRD Korea ay meron lang silang designated venue kung saan yung exam, kung saan gaganapin yung exam. So, ngayon po, ito yung ano, ito yung disadvantage yung mga nasa Visayas, nasa Mindanao. Dito makikita ko sino talaga yung porsigido, kung sino talaga yung gustong-gusto na makapunta ng Korea. Syempre, mahirap yung pamasahe. Syempre, meron tayong mga kababayan na walang-wala din naman talaga na gusto lang mag-exam. Pero, yun nga, mahirap dahil financial problem. Pero, syempre, dito natin makikita kung paano yung kagustuhan. Diba? Kasi, kunyari, ang exam lang po ng Korean language ay doon sa Manila. So, kung ikaw ay nasa Visayas, kailangan mo ba magpunta ng Manila? Kung ikaw nasa Mindanao, kailangan mo pang lumuwas para mag-exam. So, ayan yung mga isa sa mga medyo mahirap, diba? Pero, worth it naman lahat yan. Basta ipasa mo yung exam. So, yun nga guys, ang dami kong nakikita ng mga comments na hindi pa ako ready, Kuya Chi, Bro Chi, hindi pa ako ganun kagaling, kulang pa yung knowledge ko. So, meron din mga nagsasabi na, Daddy Chi, talaga naman kakasimula ko pala mag-aral. So, napakahaba pa po ng time nyo para mag-aral, meron pa isang buwan dahil. So, mahaba pa po yung oras nyo para mag-study, no? So, napakadami pong resources dyan sa Facebook, sa YouTube. At maski po dun sa group namin ay nag-lecture po si Teacher Crystal, sila Tita Louise, sila Tita Gems. So, yun po yung mga nagtuturo sa atin. So, kung gustong-gusto nyo po talaga ay punta po sa page, i-like nyo po yung page, i-follow nyo po. At marami po dun na nagle-lecture gabi-gabi. Lalo na ngayon, confirm na exam. So, talaga na bang ano, kailangan nakafocus tayo. So, dito tayo guys, tapos na. So, ayun yung ano, ayun yung kaibigan nating Chinese. So, wala na kasi tayong time guys. So, kailangan lang talaga mag-focus ka. At hindi ka man ready guys, ang advice ko sa'yo, mag-take ka ng exam. Dahil iba yung experience na mabibigay sa'yo pag ikaw ay nag-exam. At least, hindi ka man pala rin, pero na-experience mo at alam mo yung dapat mong gawin, di ba? Yung mga pagkakamali mo ay maitatama mo. At syempre, meron kong idea kung paano yung pagiging proseso ng exam. So, mas maliwanag sa'yo. Mas malaki yung chance mo na makapasa sa sunod na exam, di ba? So, ganun lang. Ngayon yung importance guys ng pagiging handa. Pagiging ready. So, hindi mo man time, pero lagi ko sinasabi, perfect time si Lord. Bahala dyan. So, yun guys, maraming salamat.